Mapanghas ang ginawang paglikas ng kumpanyang Heart Security Limited para sa mga manggagawa nitong naipit sa gulo sa Kabul, Afghanistan, kasama sa mga inilikas ang anim na OFWs. Going to plane, pasok na kami doon sa may loob para sa aeroplano. Si Mark Suela, tinutukan pa ng baril ng Taliban habang naglalakad sa airport. Nung lumabas kami, wala na kami mga weapon. Pinatago na, pinasurrender na namin yung mga weapon. Oo. Wala na kaming protection, body armor, wala na kaming helmet. Diyan na traffic kami, napaistop ako ng konti. Paglingon ko, nakatutok pa rin siya. Ninisip ko, sabi ko, sana wag naman iputok kasi parang parang ito na magiging katapusan ko sa mundo. Mm-hmm. Parang hindi pa ako ready kasi ang dami ko pang gagawin. Nung sinabing clear, bilisan na kami, tumakbo pa kabila lang. Sinundo sila ng British Air Force C-130 na lumanding sa Dubai. Pero hindi nila alam na sa UK sila mapapadpad. Kralapag lang namin sa UK airport. Si Jeffrey Kulitana, na security guard sa Swedish Embassy, nang marinig sa radyo na nakubkub na ng Taliban ang Kabul, nagpa-rescue agad. Ako sa mga kasama ko na baka pwede nila akong sunduin dito. At sa awan ng Diyos, ako naman ay kanilang nasundo. So sa daan ng Puma, napakadami pong Taliban na nakabantay sa amin. Sa UK, nabiyak ang grupo ng mga inililikas na Pinoy, may napunta sa Birmingham, ang iba naman sa Northampton. Nanawagan naman ng tulong ang mga Pinoy para makuha ang sahod nila at iba pang benepisyo. Mr. President, para sa akin lang, sana matulungan nyo pa ang mga isang kagaya ko, mga naiwan doon sa Afghanistan dahil nakakaawa naman po. Sana kami ay mabigyan ng trabaho. Sana po yung aming mga anak mabigyan din po ng educational plan. 10 araw na quarantine ang bubunuin nila sa UK bago makalabas sa hotel. Ang UK government naman nangakong tatanggap ng 20,000 Afghan refugees sa susunod na 5 taon. Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London.